Hey everyone, it's me Andrea and welcome back to my YouTube channel. For today's video, i-share ko sa inyo yung honest review ko sa Lux Organics Niacinamide Brightening Cloud Soap. And guys, yung susunod na video dito sa intro ko na to is yun yung first day and yung mga sumunod na araw ng paggamit ko nitong Niacinamide Brightening Cloud Soap. For 2 weeks ko siyang ginamit pero hindi yung buong 2 weeks yung ginawan ko ng video. So yung mga ilang araw lang. And yung first day kasi ng pagtatry ko nito or paggamit ko nito is na-delete ko yung pinaka-first part. So yung natira na lang is yung naghihilamos ako and yung after kong maghilamos. Pero sana gusto nyo pa din itong video na to. So honest review pa rin itong isha-share ko sa inyo. And don't forget to like this video and subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And without further ado, let's get started. Sa paggamit ko nitong Lux Organics Niacinamide Brightening Cloud Soap. And bago ko mag-start, nandito yung mga sinulat ko, yung mga na-experience ko sa kanya sa paggamit nito para naman mas ma-share ko sa inyo ng maayos. So, itong video na to is requested by San Gabriel Sisters. So, sana magustuhan nyo itong video na to and itong review ko na to. Anyway guys, itong Lux Organics Niacinamide Brightening Cloud Soap is with niacinamide, vitamin C, and galactomyces. Alcohol-free and paraben-free na rin siya. 180 grams, cruelty-free and made in Korea. Nakalagay dito sa likod. And guys, itong brightening soap na to is 149 pesos. Available siya sa Watsons and may dalawa pa tong variant. So, tatlo sila na variant na cloud soap ng Lux Organics. Pero ito yung mas pinili ko kasi naku-curious ako sa effect ng niacinamide dahil ang dami ko na rin nakikitang review ng mga niacinamide, like, kunyari, yung serum may niacinamide, ganun. So, sabi ng iba, talaga nakakatulong or maganda yung effect ng niacinamide sa pagpapalighten ng mga dark spots, pagpapakinis ng face. Kaya ito yung pinili kong variant. So, again, 149 pesos to and available sa Watson. And guys, umpisahan ko muna sa scent niya, yung amoy. Yung amoy niya, sobrang mild lang and hindi siya yung tipo ng sobrang bango na soap, yung tipong pag ginagamit sa face, maaamoy mo siya ng sobra-sobra. Ito, pag kinukuskus na sa face, ano lang, parang sobrang mild lang talaga ng amoy. Parang bulaklak yung amoy niya, pero light na light lang yung amoy. Hindi siya yung maaamoy mo talaga. Face and body, ko siya ginamit for 2 weeks. And kahit sa body, hindi ko makapit yung amoy niya. Unlike sa ibang soap na talagang pagkatapos mong banlawan, maaamoy mo pa yung amoy. Ito hindi, kasi siguro dahil sobrang mild nga lang niya. And isa pa guys, ganito yung itsura niya. So nakalagay siya sa net. Ayan, kita niyo naman, basa-basa pa siya, may bula-bula pa. Kasi kakaligo ko lang. And ito, yung paggamit nito guys, nasa loob ng net. Kapag sa face, ginagawa ko, nasa loob siya ng net. And then, nakita niyo naman sa video, babasain ko lang siya sa gripo and then ikukuskus ko sa kamay ko. And yung i-release niya na mga bula, yun yung ipang sasabon ko sa aking mukha dahil nga cloud soap siya. So sobrang mabula talaga siya and yung bula na yun, yun yung kinukuha ko and yun yung kinukuskus ko sa face. And pero sa body guys, tinatanggal ko siya dito sa net kasi trinay kong ikuskus sa body ko itong soap habang nandito sa loob ng net. Ayan yung net niya. Itong net, sobrang talim niya, as in, ang sakit niya sa balat. So, ginagawa ko, kapag gagamitin ko na siya sa body ko, tinatanggal ko siya, and ang ginagamit kong panghilod is yung panghilid ko talaga sa CR na hindi masakit sa balat. Kasi pag ito, girl, I swear, makahapdian ka or masasaktan ka kasi ang talim talaga. And sa mga magtatanong kung okay lang ba na ikuskus itong sabon na
habang nandito sa net, yung tipong kasama yung net pang kuskos, girl, hindi ko to masasuggest na gamitin mo siya sa face kasi matalim yung kanyang net. So, paano pa kung gamitin mo siya sa face? So, mas masakit sa face kasi manipis lang yung skin natin dyan. And baka ma-harsh lang lalo yung skin mo imbis na maging maayos. And nakalagay naman sa direction talaga dito na ganun yung paggamit niya na habang kapag gagamitin mo siya sa face is nasa loob lang ng net and then ikukuskus mo lang siya sa kamay. Tapos, yung bula na ipoproduce niya is yun lang yung ihihilamos mo sa face mo. So, huwag mo nang itry na ikuskus to sa face kasi hindi talaga siya pwede. Next is, yung effect niya sa face ko, hindi naman siya mahapde, hindi rin siya makate, hindi rin siya nakakapagpabalat ng face kasi nga sobrang mild niya. And girl, sobrang tagal nito matunaw. Kita niya naman, 2 weeks na to sa akin pero ang kapal niya pa rin and ang tigas pa rin itong soap na to. Alam niyo yung mga safeguard, di ba sobrang tagal matunaw ng safeguard, parang ganun yung level ng pagkatagal niya bago matunaw. Parang level ng safeguard. So, matagal talaga siyang matunaw. And hindi rin naman ako nagkaroon ng allergic reaction dito. Hindi ako nag-breakout. Walang naging pimples. And hindi rin niya nabigyan ng oily effect yung aking T-zone. Dahil alam niyo naman na sobrang oily ng aking T-zone. Inobserbahan ko kasi wala akong sinabay na ibang product dito. Kundi ito lang talaga yung pinanghihilamos ko araw-araw sa loob ng 2 weeks. Pati sa katawan ko. And sa face, dito sa T-zone ko, hindi nag-oil up. So, okay na okay ako doon. And sobrang smooth niya pag ginagamit sa face. And pag nabandawan, may moisturizing effect siya. So, yung dry areas ng aking face dahil nga combination skin type ako is namo-moisturize niya. So, good na good sa akin yun. And ngayon, kakatapos ko lang maligo. Tapos wala akong nilagay kahit moisturizer or toner para makita niyo talaga yung condition ng aking face. So, nakaka-smooth siya, nakaka-moisturize ng face and walang oily effect. So, good na sa akin yun. Pagdating naman sa effect niya sa pagpapabrighten ng face, nakalagay naman na dito sa likod, guys. Nakaka-help lang siyang maka-reduce ng dark spots caused by acne. Pero walang sinabi dito na mare-remove niya talaga yung dark spots. Kasi, napansin ko rin yun, sa 2 weeks, na-reduce lang niya yung appearance ng dark spots ko or nabawasan lang niya yung appearance ng dark spots. Pero nandyan pa rin naman. May visible dark spots pa rin ako. So, siguro mas makikita ko yung effect niya kung pagpapatuloy ko siya ng mas mahabang time. And kasi 2 weeks lang naman yun. So, hindi ako masyado nage-expect na maaalis niya yan agad-agad. Pero, ang nagustuhan ko sa kanya, kahit papano, na-lighten niya and na-lessen niya yung appearance ng mga dark spots ko. And ang napansin ko pa dito, dahil ginagamit ko siya sa face and neck, unti-unti napapapantay niya yung kulay ng face ko sa aking neck and yung brightening effect niya, umi-effect siya sa pagpapabrighten ng aking face and neck unti-unti. So, nakita ko naman yon na umi-effect siya. And sa body, effective din siya. Nakaka-lighten siya ng mga peklat na nakagat ng lamok kasi may mga kagat ako ng lamok sa legs. So, umi-effect naman siya doon sa pagpapalighten nun. Kaya nagustuhan ko siya. And itong soap na to, guys, hindi ko siya ma-recommend sa may mga acne or pimples kasi hindi naman siya, wala naman nakalagay dito na pang-treat siya ng acne or pang-alis ng pimples. Siguro, guys, ma-recommend ko tong soap na to sa mga gusto lang paputiin yung face nila, gusto lang mas magpantay pa yung kulay ng face sa neck kasi effective siya. And yung mga may maliliit na peklat, ganon, or gustong mapalighten yung mga peklat sa body, ganon. Doon ko lang ma-recommend. Pero sa may mga acne, ganon, hindi ko siya ma-recommend kasi wala naman naka-indicate na pang-treat siya ng acne. Pero, again, kung gusto mo lang paputiin yung face mo, gusto mo magpantay yung kulay ng face and neck mo, ma-recommend ko to sa inyo. And, sobrang mild lang niya, moisturizing, sobrang smooth sa face after maghilamos, walang oily effect, hindi ako nagka-acne, and nakaka-brighten talaga siya ng face, mapapantay niya talaga yung kulay sa leeg and ng face. Tapos, nakaka-help siyang malighten yung dark spots kahit pa paano. And sa loob ng 2 weeks, okay na sa akin yun. Siguro, ipagpapatuloy ko na lang din siya para mas makita ko yung effect niya. And kung gusto niyo ng update after ng 1 month, ganun, comment lang sa baba para malaman ko. And yeah, update ko kayo about dito. So guys, ayun lang yung aking mga na-share. Yung aking mga na-experience sa paggamit nitong Lux Organics Niacinamide Brightening Cloud Soap. And sana nagustuhan nyo tong review na to. If nagustuhan nyo, please like and don't forget to subscribe to my YouTube channel kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And click mo na rin yung notification bell para naman lagi kang updated every time na may new video. So, thank you for watching and see you on my next one. Bye!